Guys, magpipiknik nga pala tayo. Pupunta tayo doon sa Iwaig. Doon tayo, maliligo tayo sa ilog doon. Oh, dahil pictorial din ng aming pamangkin for her 18th birthday. Hi guys, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Welcome at welcome back sa aming YouTube channel. At kung bago ka pa lang at di ka pa nakapagparehistro, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa aming mga latest video. Pamilyar ba kayo o narinig nyo na ba ang salitang Iwaig? Kung hindi pa, ay tara, samahan nyo kami at puntaan natin at alamin ang kasaysayan ng Tinaguri, ang pinakamaganda, pinakamalawak at pinakamodernong kulungan dito sa ating bansa, ang Iwaig Prison and Penal Farm. At ngayon nga guys ay nakarating na kami. Mula sa aming kapitolyo ay mararating mo ito ng 30 minuto. At bago ka tuluyang makapasok dito ay kailangan mo muna mag-login at itala ang lahat ng mga pangalan ng lahat ng miyembro na papasok dito. At kailangan din mag-iwan ng kahit isa sa inyo ng ID para sa pagkakilanlan, which is very understandable naman. At nagpatuloy na kami sa aming pagbiyahe. Nung akala ko nung una na pagpasok namin ng gate ay yun na yun. Yun pala ay napakalayo pa at ang haba pa ng kalsada. At nabanggit ko sa inyo guys na ito nga ang pinakamaganda. Eh may maganda ba naman kung nakakulong ka rin lang? Well, ang sagot ko sa inyo ay ito. Saan ka ba naman nakakita ng mga presyo na pag-alagala sa kalawakan na ito at may mga pabayik-bayik pa nga? Oo, hindi ka nagkakamali ng pandinig kaibigan. Pero bago ang lahat, ay alamin muna natin ang story at kasaysayan nang sa ganun ay ating malaman at di tayo nagugulimihanan. Pag sinabing Iwaig Prison and Penal Farm, unang-una sa lahat, ang Iwaig ay isang barangay na nasa sakupan ng Puerto Princesa. At base sa aming pananaliksik, ang rehimeng Espanyol ang nagtalaga na dito nga gawin itong Iwaig Prison and Penal Farm nga na ito. At ito nga pala guys ang aerial shot taong 1935, panahon pa ni Kupong-Kupong. At mabalik tayo guys, itong Iwaig Prison nga pala ay ginawa para magsilbing tapunan ng mga nasintensyahan ng banishment o parusang pagpapatapon. Sa mga panahon na yun ay ang mga pinapatapon dito ay para na rin nahatulan ng kamatayan dahil nga sa uso talagang malaria dito, o mas bagay na sabing endemic talagang malaria dito sa Palawan. Pero sa ngayon eh wala na rin naman nagkakasakit ng malaria na yan. Pero nakaraan nung kasagsagan ng COVID, kahit kunting sinat lang eh COVID agad yan. Anyway, balik tayo sa reality. Kung mapapansin nyo, ang malawak na basakan na yan, o pala yan, pati na ang kumpulan ng mga tao na yun doon sa ilalim ng puno. Malamang may idea na kayo kung anong ginagawa nila. Malamang nagpapahinga pagkatapos makipagbakbakan sa kalaparan ng bukid na ito. At idagdag ko lang ha, ginawa at itinatag itong Iwaig Prison and Penal Farm noong November 16, 1904. Para na rin magsilbing depository ng mga inmates na hindi kayang ma-accommodate sa Bilibid Prison sa Maynila. At take note ha, hindi lahat ng mga napupunta dito eh malaya. Meron din mga ilang-ilan na nakakulong. At yung mga nakikita nyo na nagsasaka o yung mga nagtatanim-tanim dyan sa basakan, eh sila yung mga nag-qualify sa work program. At sa wakas eh nakarating na rin kami dito sa firing range. Malamang dyan nagpa-practice yung mga taga-Bucor. Malapit na kami sa aming paroroonan. First time na makarating dito ano, kaya lahat sa paningin namin ay bago. So mula doon sa gate na pinasukan namin kanina, eh halos 20 minutes din bago katuloy ang makarating dito. At pagpasok mo nga dito ay naglalaki ang mga punong kahoy ang papayong sa'yo. Ito na nga po pala ang pinaka-dead end ng daan na to. Yung papunta lang dito ah, kasi may crossing pa doon sa pinanggalingan namin. Ewan ko lang kung saan naman papunta yon. So itong lugar na ito ay kilala sa tawag na Balsaan. Isa rin itong tourist spot at marami pumupunta dito, lalo na sa araw na Sabado at Linggo. Dahil na rin sa natural na ganda, kaya maraming pumupunta dito para makapag-relax, magkaroon ng peace of mind, at syempre para magkaroon ng masayang bonding. At madalas pa nga dito ay maraming nagsiselebrate dito, lalo na ng birthday at kung ano pa mang okasyon. Biruin ba naman kasi 10 piso lang ang entrance fee. Kaya naman sulit na sulit at napakagaan kahit marami pa kayo. Yung cottage ay nagkakalaga ng 250 yung pinakamalaki, at yung mga maliliit ay tawang ko 150 yata o 200. Pero kung yung mga kasamaan mo naman ay mga walang arte sa buhay at jeprox, kahit sa bato na lang kayo pumesto, basta wag lang kayo magkakalat, okay na yun. Nakarating na rin tayo guys sa wakas. Pwede ito pa rin natin. Pwede ito pa rin.
Dig, doon lang kayo sa mababa. So, ito nga pala ay nasasagupan ng Iwahig. Nandito tayo sa prison Iwahig sa loob. Dami rin cottage. Ika naman nalit tayo. Init. At yun nga guys, pagdating na pagdating namin dito ay busy ng lahat para sa pag-prepare ng mga props na gagamitin para sa pictorial ni Charmin. At may mga dala rin pala mga prutas ano, pero gagamitin daw muna bago namin tuluyang makain. At syempre, mayroon din kaming dalang isda dito para naman masabi nila nag-iihaw-ihaw din kami. At natawa pa kami doon sa pakuan ng pagbukas namin. Isang tanawin, hindi ko sukat at kalain ang bubungad sa amin. O pakuan ko, bakit ka nagkaganito? Nasaan na ang tamis at sarap na pinagmamalaki mo? Nasaan na ang katas at mga butong tinataglay mo? Bakit isang nakakasilaw, naliwanag at namumutlang kalooban ang ngayon pinapakita at binabalandra mo? O sayang, talagang nakakapanghinayang. Too much expectation can lead to harsh realization. Never ever judge a watermelon by its cover. What? Or it might hurt your feelings when you realize that the outcome did not turn to what you assumed to be. Lintik, napakuha niyan. Napa-English-English tuloy ako. At insert ko muna guys ang outcome ng ilang shot ni Charmaine. Siya kasi ang dahilan kung bakit kami nandito. Contestant number 1 from the blue corner, wearing whitey dress with purple flowers, introducing first, Charmaine Parapina. And contestant number 2 from the red corner, wearing red dress, ang babaeng mukhang laging walang lakas, Parapina Charmaine. Anyway, ay balik tayo sa reality. Balikan natin ang story at status ng lugar na to. Sa nakikita nyo, napakaganda ng ilog at talaga namang napakalinis. Kaya naman palang maraming pupunta dito para maligo. At base sa aking mga nalaman, mga presyo rin palang gumawa ng lugar na to. Sila rin ang nagpaganda. At tinawag nila itong Balsahan. At ito nga palang itsura ng Balsahan taong 1940. Talaga namang anlayo na ng pinagbago. At sa puntungan na to guys, ay may mga nakausap akong mga presyo. Pero hindi ko alam kung matatawag ba silang preso o hindi. Kasi para lang kasi silang mga namumuhay ng normal. At dito nga ay nagkaroon ako ng chance na makapagkwentuhan at makapagtanong ng mga ilang bagay. At dito nga ay napagalaman ko na si Kuyang Duman ay isa rin pala sa mga preso dito na naglilinis dito sa Balsahan. At kung mapapansin nyo guys ay may dala siyang itak. Dito lang talaga ako nakakita no, ng mga preso na malayang humawak at magdala ng itak kahit na walang bantay. Ilan taong ka na nakakulong, kuya? Si kuya, nasa... Po, 6 na buwan, alam mo, 30 eh. Pero, mga gaano pa katagal, mo estimate mo? Ay, hindi na, itong taon nga yan. Ay, kasi naman. Ikaw, kuya? Wala pa ka siguradan? Itong taon, sigurado ko nalayan ito, itong taon. Ibutin na yung mga... Ilan taong ka na ba ngayon, kuya? 50. Pwede ba talaga ako nulungan? Ikaw kuya, nung nakulong ka? 65 ako, 36. Edad po nang makulong ako. Ano naging kaso mo kuya? Murder din? Karami na napupunta dito, murder ano? Halo na. Mayroon din dito, tatawag na yung sama ng mga smutnik. Oo, mayroon. Mando. Bahala. Ha? BSL yan. BSL? Masugo. BCG. BCG, Batang City Jail. Oo. BSL lang naman kung BSL kuya? BSL. BSL lang Batang Samarlite. Ah, Batang Samarlite. Sige, sige. Oo, oh, Sputnik. Bago ka napunta di, kuya dito, napunta ka rin sa muna sa ibang ano? Muntinlupa. Ah, Muntinlupa. Pare-pares pala kayong pananggalingan. Muntinlupa lang. Ilan taong ka doon kuya? Ilan taong ka doon? 99 ako doon. Nadala ko dito. Eh, yung napunta dito, para ka lang ano, no? Yung ganda siguro ng pakiramdam ng mga para ka, malaya lang din. Malaya na, baka dito na. Kaya nga, dahil na bigyan kami ng 3 video na nakalapas, eh. Kaya nga, napapanood ko kaya sa mga, napapanood, nakakapanood ba kayo minsan ng mga TV dito? Di ba, nakikita mo din sa siksikan sa... Ay, grabe. Yung pagtulog, halos patagilid na. Oo. O, palitan pa. Lalo na doon sa medium, sa muntik. Talagang nakatagilid.
Ay, nako, dito. Kasi bago kami nadala dito, dinala muna kami doon sa medium. So, grabing talaga hindi mo talaga matanggap. Laking pasalamat namin na nadala kami dito. Pero yung mga nilalagay dito, siyempre matatagal na yung ano. Kumbaga, yung mga... Yung mga sa amin. Diba, binipitawan na kami. Wala man. Pagdating namin dito, wala na pakialam ang security namin yan. Bahala na tayo mag-alala. Pero hanggang dyan lang. So, kaya hindi ka naman makaisip magtakas pa sa ganitong sitwasyon mo nga dito pa na sa labas. Kaya nga. Yung mga nakita ko doon kuya, yung mga parang nagpapahinga doon sa malapit sa gate, ang dami nila. Oo. Parang nag ano yun sila, mga nagtatanim? Nagtatrabaho yun doon. Pero buti kayo, anong lagay nun? Kasi sila nagtatrabaho, kayo hindi naman ganun kabigat. Sabihin mga bago lang yung mga yan o ano? Hindi, luma naman yun. Pero kasi sa isang seksyon, tulad sa amin, basahan seksyon namin. O dito lang kami yun sa kanila, agro pala yung mga seksyon nila doon. Kaya doon yun sila. Pero may mga sahod din sila doon. Ay, may mga sahod sila doon? May mga sahod. Ay, siya. Para ka naghahanap buhay na rin. Ha? Marami rin sila doon, di ba? Oo. May sahod din doon. Matatawang na siya napap... 80 ang araw. 80 ang araw? 80 ang araw. May merenda sa umaga, may merenda sa hapon. Para ka lang... Siyempre, kasi yun sa... kasi naman sa... yung araw mo eh lumilipas. Hindi ka manubuli ng pagkain mo kaya sabot mo ng euro pagkain mo. Kaya nga. Yung almusal mo, hindi ka na magbili. Tangalian mo, hindi ka na magbili. Haponan mo, hindi ka na magbili. Yung tsinta na yon. Eh kung marunan ka magtipid yan, araw-araw, tsinta, o di, pag-rip ang asunto mo, yun, sigurado ka. Sigurado talaga? Hmm. Eh pala pinakamahirap na, no? Ha? Seryado kapag rep ang asunto mo. Yan, marami kang dadanasin na mga paghirap yan, basta rep ang... Pag pumuga ka, na hindi ka makahumbis, pag mahuli ka, dami kang kalaban. Ay, ganun. Kasamahan mo sa loob na iniwanan mo. Kalaban yan kasi madamay sila sa ipalabas ng pamunuan na paghigpit sa inyo lahat. Kasi dyan kagaling eh. Kaya sila kahit na mariha sila, madamay ang talaga sila. Kumbawa, pumuga ka, ayun, nahuli ka, lahat ng dalaw nyo, ban lahat yan. Pati pagkain nyo, pati tira nga padala sa'yo, mano, matigin. Kaya damay-damay, lahat sila nga hindi nila alam na pang nagpuga o nga pupuga ka, damay sila sa higpit na ipatupad ng pamunuan. So, nga, ganun talaga. Hmm. Kaya galit din talaga sila, no? Kaya masakit sa kwan nila yun, masakit sa kaluungan nila na ganyan ang nangyari na wala man silang alam. At yun na nga guys, ay putulin ko na muna itong aming kwentuhan. Masyado nang mahaba kung isasama ko pa lahat ng aming mga napagkwentuhan. Sana yung nag-enjoy kayo at abangan nyo susunod na part nito yung video. Salamat sa panonood at mag-subscribe ka na, kaibigan.